Okay, hello guys. So, magandang araw sa inyo. Welcome back again naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial naman. Okay, so yun. Part 2 ng ating headlight installation, no? Or kung paano nga ba maglagay ng headlight sa ating motor or ilaw sa ating motor. Lalong-lalo na sa mga skeleton type na motor. So, na-explain ko na yung paraan kung paano maglagay ng ilaw sa ating motor sa mga skeleton or yung talagang walang kawiring-wiring sa napakadaling paraan. So, ngayon, dahil nga nabanggit ko dun sa unang vlog natin na may dalawang paraan tayo kung paano mag-install isang AC type ngayon, dito naman tayo sa DC type or yung battery type na tinatawag. Okay, so umpisa na natin. So para magkaroon tayo ng ilaw, no, syempre kailangan natin bumili ng ilaw, switch, fuse, at iba pa. Ngayon, guys, yung una kasi walang battery dun sa part 1 natin. So, dito sa part 2, mayroon na siyang battery. Ayan. So, makikita nyo, mayroon tayong battery. Kaso, wala siyang connection, no? Wala siyang kawiring-wiring, wala siyang harness, pero may battery siya. Yun. So, tuturuan ko kayo paano mag-install. So, dito muna tayo sa stator. Sa stator, mayroon tayong limang wire dyan. Isang green, white, yellow, black na may red, at saka blue. So, bali dito sa dalawang wire na to, wala tayong gagalawin dyan. Ayan. Wala tayong gagalawin dyan kasi pupunta yan sa ating CDI. Sa CDI yan pupunta. Wala tayong pakikialaman dyan. So, dito lang tayo gagalaw sa dalawang wire. I mean, dito sa tatlo. Sa tatlo, automatic naman kasi yung green wire natin is ground. Ngayon, guys, kapag nakakita kayo ng ganyan symbol, yan yung ating ground. So, ground sign yan, ano? Then, dito naman tayo sa white, ito yung ating charging coil. So, charging ng ating stator. So, kapag umikot yung ating stator or umandar yung ating motor, maglalabas siya ng kuryente, papunta sa regulator rectifier, i-rectify niya yung ating kuryente or i-manage, papunta naman dito sa ating battery or palabas sa kulay red na wire. And pupunta yun sa ating positive terminal ng battery. So, syempre yung battery natin, meron din yung ground. Ayan. Macha-charge na ngayon yung ating battery. And dito naman tayo sa yellow wire. So, ito yung naturo natin ng unang part, ano? Kung saan nag-install tayo ng ilaw, which is walang battery. So, ito yung pinaka-importante, yung light coil. So, kapag kumandar yung motor natin, maglalabas din yan ng kuryente. Lalabas dun sa yellow wire, pupunta yan sa ating regulator rectifier. So, dito nga pala sa regulator rectifier natin, guys, merong 4 wires yan. Isang green, ayan, ground. So, pinagdikit na natin yung ground wire ng stator at yung ground wire ng ating regulator. So, ganun din sa white. White wire ng ating stator at white wire ng ating regulator. So, pinagdikit na natin. And, syempre, ganun din sa yellow. Yellow wire ng ating stator at yellow wire ng ating regulator rectifier. So, sa yellow wire, yan yung ating light coil. And, yung dalawa na yan, kapag nag-supply na ng kuryente, pumunta yun sa ating regulator, i-manage yung current, lalabas pa rin yan dito sa ating red wire. Kung saan, pupunta yan sa battery. And siya yung magcha-charge ng ating battery para hindi agad malobat or tumagal yung lifespan ng ating battery. Ngayon, dito na tayo sa ating main topic. So, syempre, maglalagay nga tayo ng ilaw. Bili tayo ng fuse with fuse box at 10 amps lang. 10 amperes yan. For safety purposes. Syempre, fuse box kasama na dyan. And switch, on and off switch. Dalawang wire, mas maganda toggle switch para mas matibay. Pero kung hindi nyo pa rin, pero kung hindi nyo afford, okay na to. Makapag-install pa rin naman tayo ng ilaw. And syempre, headlight bulb. Yan yung ating headlight. Tapos socket. So may socket din yan, ano? Hindi lang basta-basta headlight yung bibili natin. So may socket din yan. Okay, so umpisa na natin. So dito sa ating fuse box, yung isang wire na ating fuse box, itatap natin yan sa positive terminal ng battery. Yan, dito natin itatap for safety. Or mas maganda, yun nga, sa positive terminal na mismo. Bili tayong terminal pin. Yan, itornilyo natin dyan. And yung kabilang wire naman, ipagdugtong natin yan dito sa may wire na ating switch. Yung on and off switch. So, kung mapapansin nyo, from positive terminal, ayan, tapos yung kabila, pinagdugtong natin dun sa wire ng switch. Ngayon, yung ating switch nga pala, may dalawang wire yan. Isang red at isang black. Kahit magkabalik na dyan, okay lang, walang problema dun. And dito naman, so yung output ng ating switch is yung kulay black. So, idudugtong naman natin yan dito sa may kulay blue. Then, na-explain ko na nga pala dun sa first part, no? Pero explain pa rin natin.
So, dito sa kulay blue na to, or dito sa ating socket, may tatlong wire tayo dyan. Yung isa dyan, automatic ground. Take note guys, ano, sa mga wire na yan, pagdating sa ibang brand or aftermarket na nabili natin, nag-iiba na yung color coding nyan. Pwede maging white to, pwede maging yan, light blue. So, basta nag-iiba yung kulay nyan, hanapin nyo lang yung ground wire para ma-identify natin yung positive at negative. Okay, so kapag ka nakikita kayo ng ganyan symbol, automatic ground. Yung ginamit natin ground dito is kulay green. So dito kung mapapansin nyo, yung output ng switch natin, itinap natin sa blue. Dito nga pala guys, kahit sa inyo itap, yung wire na yan, iilaw pa rin yan kasi dito sa dalawang wire na to, sa yellow at blue, yan yung tinatawag nating high at saka low. So, kung mapapansin nyo, tinap ko siya sa low kasi, ayun, yun naman kasi talaga yung standard na ilaw ng motor eh. So, ito kasi, itong high natin para malayo lang yung maabot. Pero, pwede pa rin naman itap yan. For example, napundi na yung low nyo, pwede nyo itap yan dito sa high para may ilaw pa rin kayo. So, bali ganun lang kasimple guys. Ano? Napakadali lang ng video tutorial natin ngayon. Para ito sa mga wiring or motor na walang wiring ano pero may battery. So kapag ka inyong motor is ayun, walang wire pero may battery kayo, ayan, so ganun lang kasimple yung pagtatap ng ilaw. Ngayon, importante din tong ating regulator rectifier natin, which is dapat functional or gumagana para siya yung mag charge ng ating battery, ayan, para tumagal yung buhay ng battery natin at hindi malobat. Then the rest, so pwede na kayong mag-install pa ng iba't ibang ano pa, so brake light, flasher, kasi nga meron na tayong battery. And ang kagandahan lang nito guys, kahit nakapatay yung inyong motor, no, so magkakaroon tayo ng supply ng ilaw kasi meron tayong battery. Ayan, so hindi na natin kailangan pandarin yung motor natin, no, para lang magkaroon tayo ng supply ng ilaw, which is, ayun, for example, yung motor natin is maingay, no? Or katulad yun sa part 1 natin, na kailangan talagang paandarin. So, ganun lang kasimple, guys. Kailangan meron tayong stator, function ng stator natin. Yung yellow at white, papunta sa regulator. Yun, so, bali yung main point lang naman ng tutorial na to is, maturuan ko kayo kung paano mag-install ng headlight, lalong-lalo na sa mga walang wiring ano. So, pwede tayong mag-install ng ilaw dyan. And, yun, sunod-sunod na yun. Yun, lalong-lalo na sa mga nag-re-restore ng mga motor, ano. For example, bumili kayo ng second hand na motor na walang ka-wiring-wiring. So, pwede nyo itong magamit. Yan, syempre, step by step, bili nyo na siya ng mga switch. Yun, hanggang sa mabuo nyo na yung wiring. So, napakasimple lang naman dito, guys. No, for ano lang to, emergency purposes. At laking tulong din ito. So bali hanggang dito na lang siguro guys, ano. At sana may natutunan kayo to. Kung nagustuhan yung video na to, so please like, share and subscribe.